Today is October 26 and yung unang clip na nakita nyo, ayan yung binigay sa akin ngayon ng kapatid ko. At buti na lang hindi pa ako nakakaalis dahil sabi ko nga pagkatapos na lang ng pananghalian ako pupunta ng Robe dahil bala ko nga bumili ng Jayco. So hindi na ako pupunta dahil yun lang naman yung balak natin and nakasave tayo. Diba? As in guys, yung pera ko tabi ako talaga para dito sa birthday ko. And nagtatanong yung kapatid ko guys kung ano yung handa ko. Eh sabi nga ni mama wala. As in legit guys, today wala. Kasi nga eh diba nag-advance na nga ako ng birthday. And ayun, kasi nga gusto ko lang talaga today katahimikan at magsolo. Which is araw-araw naman ako nagsosolo dito. Lagi lang ako nakakulong sa kwarto. At magmuni-muni, ganun. Na-timingan lang guys mismong araw ng birthday ko, ayan, bumabagyo. So, kahit paano naman may araw na kanina kasi as in, umuulan. So, yun, at nakahanda na nga yung susuotin ko. Maliligo na nga ako. Puro dress na yung suot ko, guys, kasi, alam yun, yung basta yung dress lang na mahaba. Yung parang, hindi mo naman masasabing dress ng pang-party. Yung normal lang. So, yan. Tapos, ito, nirigaluan ako ni mama ng boho short. Ito siya. Puro ganito na yung mga shorts ko, guys, ha. Yan. Kasi, ang hirap talaga, besh, pag malaki ang hita mo. So, tatlo na yung ganito ko. Yung dilaw, tsaka yung kulay brown naman yung ganito. So, ito siya. Yung kulay yellow, di ko alam eh. Nagamit ko na kasi siya. Baka nasa labahan pa. So, ito yung brown. Yan. Diba? So, yun. At magandang partner na to, guys. Puti. So, ito na lang susuotin ko. Pambahay na lang tayo. Kung hindi ako matutuloy. Ayan. Yan siya. Kung hindi ako matutuloy ng alis. Yan. Yan na lang. Tapos, pang itaas natin puti. Para sure. Ito, Wrangler. Wait na. Ay, naku. Nalaglag yun. Ito, Wrangler. Yan, ito na lang sasuotin ko puti. Tapos yun, may manggas. Oh, 'di ba? Nairaos na natin. Ang size ko dito, guys, ano? XL. Ano 'to, maliit yung size nito. Shocks, maliit. Kasi may paha siya sa dulo. Ayan siya. So, maliit yung size niya. Pero sa iba naman, medium pa din, yung saktuhan na, yung parang ganito lang yung size. Ito guys, medium to eh, ganyan. Yan, konti lang yung allowance. Pero kung gusto mo yung parang diretso na yung t-shirt mo, large. Yung nakakagalaw ka and yung chan mo, hindi ganito na, ayan o, parang nakashape siya mismo sa katawan mo. So yun. Kung gusto mo mag-large ka para hindi halata. Pero kasi magmumukha ka malapad. So yun, yun yung problema guys kapag mataba as in. At bumabalik tayo sa pagkain na naman ng mga cake. And yun guys, nagtanong nga pala yung kapatid ko, hindi ko alam po na-mention ko kung ano yung handa ko. Kaya kaso hindi nga ako naghanda ngayon dahil nga yun nga, tulad ng post ko, gusto ko lang nakatahimikan, gusto ko mag-isa, gusto ko mapag-isa, gusto ko mag-muni-muni, mag-edit na mag-edit whole day, lahat ng laman ng memory card ko, tatanggalan ko na. So, yun. And, matik yun, guys, yun sa, baka mapapansin nyo, kung wala kayo nakikitang watermark sa ibabaw, ginagamit kong editing, pang-edit yung Windows Movie Maker. Kaso doon kasi, hindi ka naman makapag-insert ng mga photos, dahil as in basic lang siya
yung ikakat mo, mag-i-insert ka lang ng photo, sunod-sunod yan, naka-line up na ganun, photo, video, pero yung video na kung saan nagsasalita ako, mag-i-insert ako dito ng picture, wala yun. Then, music, mag-i-insert ka lang music, yung, minsan nga yung music, nagpapatong pa, so, kailangan mo siyang ayusin, i-adjust, tapos yung volume ng mismong video ko, ayan, imu-mute ko lang siya, pero kung ito tone down ko yung volume niya, hindi siya ganun. Hindi ko siya magawa. As in, ganun kahirap. Pero dito sa Kane Master, guys, if ever na may encounter nyo yun, may mga watermark na dyan kung saan-saan. Sa Kane Master ako nag-i-edit. So, mas madali siya sa akin mag-edit sa Kane Master. So, dati kasi nag-edit ako sa Filmora. May watermark naman siya dito sa baba. Tapos, Filmora ngayon, pag mag-i-insert ka ng mga videos, mag-i-import ka, ang tagal ng loading. So, mas mabilis dito kay Kane Master, kaya dito na lang muna ako. Yung dati kong pinag-i-editan, Filmora din yun, na binigay sa akin ni Kuya Yuden. Thank you, Kuya. Hindi ko na siya nagagamit kasi kahit naka-offline ako, ayun, kailangan mo nang mag-update ng Filmora 9. Yung Filmora 9, hindi ka na doon makakapag-edit na naka-offline. So, kailangan naka-online ka na. Tapos, yung code mo updated. Then, yun. Hindi ko na siya magawa. Tapos, kung gusto ko naman gumamit ng trial, ang pinaka-watermark niya, guys, as in legit, nandito siya sa gitna. Nakakainis. Eh, iniisip ko, kung bibili naman ako nun, baka ganun ulit yung mangyari. Na kapag kailangan mo mag-update, hindi mo na magagamit yung 9, kailangan mo na bumili ng 10, yung parang ganun. So, sayang siya. Bala ko kasi guys, software. Tapos, sabi naman nila, meron namang nakukuha sa online. Tapos, doon ka na lang magbabayad. Tapos, iniisip ko, kung magbabayad ako monthly, nadagdag lang siya sa expenses ko, which is hindi ko naman as in totally kailangan. So, okay na ako dito guys sa ginagamit ko. So, yun. At yan yung mga update ngayon sa mga editor or editing na pinagagamit ko. Super editing. Tama ba? Basta yun. Kung ano-ano yung mga ginagamit kong pang-edit dito sa video. Tapos sa YT, yan. Yung mga makikita na kayo sa akin watermark. Sa Facebook story ko, sa Facebook story guys, sa Facebook story, yan din yung ginagamit ko, recorder, tapos i-insert ko lang yung kanta, yun lang, ganun lang siya. Pero kung gagamitin mo siya para sa YT, hindi ko alam kung maganda yung quality niya kasi ang frame lang nung gamit ko dito sa Kane Master 30. Pero dun sa dati kong ginagamit na Filmora, nasa 60. Then, meron pa nga yung resolution na 4K, yung bago ngayon. Kaso nga lang, kailangan mong bayaran. So, yun, hindi natin siya magagawang bayaran. Dahil, ano ba, ang gusto ko sanang gamitin, yung editor na ginagamit namin dun sa studio. So, hindi ko alam po saan binili ng manager ko yun eh. Or, dinownload niya lang, tapos binayaran na lang niya online. Yun yung ginagamit namin. So, yun. Tapos, siguro dun ako matututo. Yung color correction, yung lahat-lahat, yung timing, yung pag-insert, as in, humahaba. Siyang ganun, guys, as in. So, yun. At, yan lang. So, in-update ko lang kayo, guys. At, ang gamit ko ngayon na hashtag is hashtag Aki2any9. Hindi na ako 28. So, yun. At if ever guys na wala nang kasunod, tignan natin, no? Hanggang dito na lang. And if ever na may pahabol, ayan, sa last part, ilalagay ko lahat dyan yung mga nag-greet sa akin. So, thank you sa inyo lahat. Thank you sa mga bumati. At tara na. Ligo na tayo, beshi. So, yun. Bye!